Guys, kumusta kayo? Magandang oras yung lahat. May papakita ako sa inyo na sinkhole na naging lawa. Ano siya, dinevelop ng gobyerno, dati pinaglalabahan namin noon yun. Pero nag-develop siya na, naging lawa siya. Kaya, punta natin, tara. Nung dekada 90, dito kami naglalaba dati. Sapagkat dati ito, open ito noon. Yan. Doon yung papuntang tubig. Doon yung papunta doon sa may balon na yan. Na dating sinkhole. At may itinatali dati dito na ano. May itinatali dito dati na galon upang makakuha ng tubig doon. Sapagkat hinarangan na nila dahil delikado sa mga pumupunta dyan, hindi lamang bata na pupunta dyan sa loob niyan upang maglagi kasi malalim din yan eh. Yan, aking nalapitan ngayon ito. Dito, tambak ang mga naglalaban noong araw dito kasi malinis pa noon ito. Dahil ito yung sinkhole na ito na dinevelop ng gobyerno, ginawa si pinasemento nila ito. Dahil sabi nila nung araw daw ito ay hindi pa na semento ito eh. Ngayon, naging ganito na siya dahil nagkaroon na nga ng water district. Hindi na nagagamit kaya hinarangan na lang nila na ganyan oh, paikot. Yan. Itong lalim na ito, hindi ko ma-estimate eh, kung gaano kalalim ito eh. Sapagkat ano siya, ganyan ng itsura niya. Ayan. Kaya pupunta tayo ngayon sa ano, kaya iba pang sinkhole na hindi nila sinemento ngunit hindi naman siya ganong ka ano, hindi naman siya ganong kadelikado. Punta tayo doon sa kabilang sinkhole, doon din sa kabilang nito. May sinkhole doon. Doon ako nang galing kanina sa banda doon. Doon ako ano kanina. Pumasok. Kung nandoon yung sinkhole na naging lawa, nandito naman ngayon sa kabila, dito lamang sa eskinita na ito yung ano, yung sinkhole na malaki rin. Banda rito. Ito ang sinasabi ko. Sapagkat may daanan dito. May daanan dyan para ano, para makapunta. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang sinkhole ay karaniwang isang butas sa lupa na nilikha ng pagguho at pagpapatapon ng tubig. Ibig sabihin yung tubig doon lang siya naglalagi na walang tinatakbuhan. At kahit saan mula isa hanggang 100 na talampakan ang lalim. Meron silang iba't ibang mga hugis tulad ng mga mangkok o plato. Habang iba ay may parang patayong pader. Nagpapanatili ng mga tubig at bumubuo ng likas na reservoir. Nagpapabagal ng pagtakpagbuo ng mga sinkhole na nakikita ng mga mata kung kaya't biglang bumabagsak ang mga bahay. Ito ay lubhang delikado kung ito ay nangyayari sa mga lugar na may makakapal na populasyon, yung mga maraming bahay. Dyan na siyang patibay ng pundasyon
para hindi gumuho yung kinarunan ng bahay na yun. No? Nasa 6 pa nga na palapag siguro ito. Yo. Kaya nga more or less, 5 to 6 na palapag ang lalim ng sinkhole na yan. Magmula doon sa kalsada doon. At akyatin natin mamaya yung kalsada ay ang hagdan na yan para papunta doon sa kalsada. Ito yung ano niya, pinaka-gitna niya. Bagamat hindi ako makapunta dyan dahil mahirap. Ayan na. Dyan. Tinubuan na ng mga sayute. At tinubuan na rin ng saging. Ito. Pero sabi nila, itong sinkhole na ito ay malayo ang ano nito eh, malayo daw ang lagusan ng tubig nito dahil magmula dito hanggang sa ano, sa Asin Road, kasi may pangalan dito na Asin Road daw, Asin ang pangalan ng baryo na yon. Ngayon yung Asin na yon, magmula dito hanggang doon din more or less nasa ano daw ay 16 kilometers. So ang lalim nito, ang layo nito, bagamat hindi ko makunan itong daanan ng tubig. Ito naman yung iba pang daanan ng tubig na papunta sa sinkhole na yan. Yan. Yung butas yan. At dito sa banda rito dyan, yan yung butas na lahat ng mga ano, lahat ng mga tubig na pumupunta dyan sa sinkhole na yan, dyan dumadaan. At sa ilalim nito, merong ano, merong butas na papunta doon sa sinasabi ko na Asin na yan. Ayan o. Oh, tignan nyo naman yung bahay na nandyan. Bagamat nakakatakot, pero hindi naman siguro. Yan yung bahay na nandyan o. Oh. Matataas yung bahay na nandyan. Ayan. Doon ako galing. Ngayon, akyat tayo ngayon. Magmula dito sa sinkhole. Dyan. Papunta doon sa may kalsada. Yan, yun yung kalsada na papunta doon sa taas. Akyat tayo, guys. Magmula dito sa ano? Sa sinkhole na ito. Hanggang doon sa may taas na yun. Yan, ganyang kalalim ito. Oh, hindi bagamat hindi talaga, hindi naman talaga pwedeng makapunta dyan kasi delikado naman din, baka mamaya may biglang lupa na bumagsak, mahirap na. Ayan oh. Mataas na kasi yan oh. O yung mga yan oh. Yung mga kabahayan dyan sa mga parte na yan oh. Yan, ganyang kataas yan. Ayan oh. Oh. Nakit tayo ngayon dito. Ito doon sa may kalsada niya. Nung sa taas. Maahon din na oh. Magbiri na. Nakayo din na oh. Diba? Uff! Pero plano ah. Ayan o, mataas siya. Okay. Tuloy. Ang akyat. Ayan. Ito na yung kalasada niya. Nakapagod din ah. Ito o. Doon ako nang galing guys oh. Kaya malayo-layo rin na mataas-taas din ah. O yun yung kalsada niya. Magmula dito hanggang doon. Ayun ang sinkhole na ano, hinanggalingan ko. Oh. Ngayon pupunta tayo doon sa pangatlong sinkhole sa lugar na ito. Bagamat nasa ano siguro ito. Nasa 200 meters mula rito. Thank you.
doon sa may pandaroon. At lalapitan natin, ngunit hindi tayo, ano, hindi ako pwedeng pumunta doon dahil narangan at saka may mga bahay din na ano sa paligid niya. Yun ang sinasabi ko, na isang malaking sinkhole. Pagkamat hindi siya ganun kalalim, pero more or less lima rin na palapag ang ano niyan eh. Yung palapag din ang lalim niyan magmula doon sa taas. Yan ang sinkhole na malalim din. Pagkatanong naman, matagal na rin itong sinkhole na ito. Pagkamat hindi pa rin gaano kalalim noon. Kung ako nakikita, kung baguhan pa ako rito,